Good morning mga kachika, isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ay matapos pinagtulungan sa House of Representatives at pinaulanan na tila scripted di umano ng mga katanungan ng mga kongresista sa 2025 proposed budget ni OBP sa Gipartilist Congressman Rodante Marcoleta, tila binasag na ang katahimikan at matapang na binasag ang Kongreso. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na! At yun na nga mga kachika, matapos isinagawang hearing ng House of Representatives kamakailan lamang 2025 proposed budget ng Office of the Vice President, hindi na mapigilang magsalita ni Congressman Rodante Marcoleta dahil tila labis na ang pagkadismaya nito sa kanyang mga kasamahan sa House of Representatives dahil sa kawalan di umano nila ng galang sa ikalawang pinakamataas na may posisyon sa bansang Pilipinas na walang iba kundi si Vice President Sara Duterte Carpio. Kung ating matatandaan kamakailan lamang sa kalagitnaan ng hearing ng 2025 proposed budget ng Office of the Vice President, tila naging maanghang na nagkasagutan at nagpalitan ng salita sa budget hearing ni Vice President at mga kongresista. Tila pinipilit nilang halongkatin ang nasabing confidential funds noong 2022 at 2023 kahit pa hindi ito kasama sa budget sa susunod na taon. Hindi na rin anya dapat itong magdibatihan pa at itanong dahil sa binitawan na nga ito ng Pangulo na nasabing confidential funds para wala nang masabi ang mga buhaya sa Senado at Kongreso. Pero tila pilit pa rin nila itong binubuhay at ginagawang issue laban sa pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte Carpio. Ang tanging gustong ipalabas lamang ng mga buhayang kongresista, ipahiya ng gusto ang Vice Presidente. Subalit hindi nagtagumpay ang kanilang maitim na plano dahil tila alam ng pangalawang Pangulo na tila scripted lahat ng mga tanong, kaya naman lahat sila ay pinatumba isa-isa ng pangalawang Pangulo at matapang na hinarap mag-isa dahil tila nararamdaman ng Vice Presidente na plano nilang ipakontem ang mga staff nito. At dito ay matapang at harapang ibinunyag ng Vice Presidente ang mga tinatagong baho ng mga magkakaliwa sa House of Representatives na walang iba kundi si Franz Castro at Raul Manuel, at sinagot si Estela Kimbo. Ayon pa sa naging official statement ng Vice President Sara, I quote, "Bakit mo ako kinocrucify for saying a fact that somebody is convicted of a child abuse sitting on a chair, pusit, and I can't fire the presiding chair? So bakit? Napaka one-sided nito, ma'am. Dahil ba marami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito?" End quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kachika. At marami din sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted to Honorable PRRD, "Hindi po namin nakakalimutan ang mga ginawa niyong kabutihan sa ating bansa at alam namin na walang makakatumbas sa iyong pinamalas na progreso at pagmamalasakit sa ating mamamayan. Dito sa unang distrito ng lalawigan ng Batangas, kami ay naninindigan at patuloy na naniniwala sa iyong kakayanan pamunuan ang ating bansa, kasama si Madam VP Inday Sara. Great job, Congressman Attorney Marcoleta. Tunay kang para sa katotohanan at mapagmahal sa taong bayan. Sana sa susunod na halalan, maupo ka na sa Senado dahil fair ka at very talented na mambabatas. Sana katulad mong nakaupong mambabatas, stay safe and safety with your family. VP Inday Sara, Tatay Digong, and the rest of the Duterte's family. God bless. Hanga na hanga ako kang Congressman Marcoleta. Sana siya na ang presidente ng Pilipinas. May God bless you and your family. Nakakaawa ang ating bansa. Magulo ang Kongreso at Senado ngayon. Paano tayo uunlad? Congrats po sa inyo, Sir Kong Marcoleta. Kayo po ang deserving sa Speaker of the House na iaayos at magpapaalala o ipaglaban ang nasimulang unit team na hindi dapat maghiwalay o nagtalo-talo para sa ikabubuti ng nakakarami, hindi po lamang sa isang pansariling interes. Mabuhay po kayo, Congressman. God bless you more po and good health always. Salute to Congressman Marcoleta for standing up for VP Sara Duterte, who was bullied in the House of Congress, who were obviously biased like out for the overkill. Kudos to VP Sara for outrighting them all. Very smart moves and defending her staff. Hence, she stood face alone in what seems to be the
Battleground, Courage, Strength, Honorable, and Focus. Mabuhay ka, BP Inday Sara. Sana ikaw ang makaupo bilang Pangulo para makikita ni Kimbo Castro Acop Raul. Tama no, Congressman Attorney Marcoleta. Dapat irespeto si BP Inday Sara dahil pangalawa siyang malaking opisina. Dapat siya irespeto. Sila mga Congress lang sila. End quote. At ito na nga mga kachika. Sige, partyless Congressman Rodante Marcoleta. Walang pagdadalawang isip at buong tapang na binasag ang katahimikan. Matapang na sinagot at tila sinapol ang Kongreso. Sabay-sabay nating panoorin ang viral video. At kung merong mga naglalaban na opinion dyan, pipilitin natin na makita ng mamamayan kung paano i-analisa yan yung mga opinion na naglalaban. Para sa ganun, makinabang din sila. Mabalansin natin, opo. Tayo ay peacemaker dyan. Yes, po. Tayo ay tagapagtaguyod ng kaparaanan upang ang dalawang naglalaban na grupo, kung ano man yan, oo. Ay mari kayo magkasundo dahil maring pareho lang naman ang nilalaban ninyo. Yun lang naman talaga. Nagkakaiba lang siguro ang inyong patakaran. Oo. Di ba, Nelson? Yeah. Yung pamamaraan. So, meron natang gustong idagdag si Nelson. Ay, nako. Yun nga ang dapat siguro, Nelson, you know, sa ating mga kababayan. Ma-realize sila. Kasi ang sabi nung isa, hindi, pinoprotektahan natin dito ang pero ng taong bayan. Sabi naman isa, hindi, para nga sa taong bayan, kaya nga humihingi ng pondo para ang sa amin. Ang sinasabi mo ba yung pagharap niya sa Senado, yung pagharap niya sa House of Representatives. Pag-isahin na natin ko, parehas lang din po naman halos ang hindi ko masyado kasing naobserbahan. Ano ba naobserbahan ninyo sa House of Representatives? Well, sa House of Representatives ko, mukhang nauwi kasi ang usapan sa pondo ng mga nakalipas na taon na yun nga pinupunto ng pangalawang pangulo. Huwag din na pong balikan yan kasi ang hinihingi ko, wala naman akong confidential intelligence fund sa 2025 na budget na hinihingi namin. So sinasabi niya, bakit niyo po binabalik-balikan? Yun, bakit niyo binabalik-balikan niyo na inalista nga po namin yun, wala na nga po ngayon yan. So anong komento mo, Nelson? Dapat tama naman kasi hindi na yun ang paksa, hindi ba? Ano naman ang sabi nung sagutin niya yan? Ano naman ang sabi? Sabi naman nung isang mambabatas, hindi, kasi mula anya 2019, hanggang sa kasalukuyan, pwede naman anya naming tanungin yan kasi mukhang hindi po nagkaroon ng tuldok ang usapin ito noong ito po itinatanong sa inyo noong nakalipas na taon. Bakit umabot ng 2019 dyan? Well, nag-umpisa siya 2022. ang pondo na po ng OBP, pwede silang umatras hanggang 2019 hanggang sa kasalukuyan. Ewan ko po, kung yun daw yung rules na binabanggit na po pwede naman daw balikan sa pondo ng isang ahensya. Sinabi nila yon. Opo, yun ang pagkakaroon. O, di sana pinatawag nila si Ginang Lenny Robredo sapagkat siya yung vice president noon noong 2019. Kasi kinukuha para nga eh. Opo. Hindi, kasi ang pinag-uusapan kasi, ang nakalahat nga naman sa harapan ng mga mambabatas sa committee ay 2025 budget. Opo. Na naniniwala siya na dito po ninyo ako tanungin, sabi niya yata. Yes. Hanggang sa napikon na, ayaw na rin sumagot yata kahit na 2025 na yung tinatanong eh. Nagkapikunan na yun, ang nakita ko eh. Oo. Tama ba yun? Mukhang ganun nga po kung nagkainisan na. Kaya dapat matalaki natin para magkasundo na sila eh. Kasi para sila nakikinig sa ating palatuntunan dapat doon. Kasi objective. Kasi kung ako siguro, kung nandun ako dyan, kasi ayoko nang sumangkot kasi unang-una, bibigyan ka lang ng 5 minuto. Uh-huh. Nakaka-prostrate din yung 5 minuto kang bibigyan eh. Uh-huh. Siguro ang gagawin ko na lamang, parang parliamentary inquiry dyan. Ah, okay. Ipag halimbawa ko na yung chairman, sino ba yung chairman ng committee? Si chairman, ang tumayo po ang nag-preside si Congresswoman Kimbo. Ah, si Stella Kimbo. Si Stella Kimbo. Oh, vice chair kasi yan. Kapo. Pwede siyang i-deputize ni Kong Saldi ko. Oh. Na siya muna yung matnubay doon sa pagdinig. Yes po. Ng Appropriations Committee. Mm-hmm. At bawa, si Nelson ang chairman, acting chairman. Tatanong ko sa iyo, Mr. Si chair. Oo. Ano po ba yung, hindi po ba natin inaalala yung tinatawag po nating tradisyon dito sa ating institusyon? Sa mababang kapulungan. Uh-huh. May tradisyon. Okay. Meron po kasing tradisyon, kaugnay po ng ating pinag-uusapan ngayon. Uh-huh. Halimbawa po, ako bilang isa, sa tagal ko na po rito sa institusyon na ito, uh-huh, sa aking palagay, by next year, kung matapos ko po yung aking term, I would have completed 18 years uh-huh in the House of Representatives. Uh-huh. Uh-huh. Meron po tayong tradisyon eh. It's a time-honored tradition. It's a well-kept tradition. Uh-huh. Na naobserba ko po sa pananatili ko sa House of Representatives, Mr. Chair. Mm-hmm. Okay. Ang totoo po niyan, kung maalala niyo, Mr. Chair, noong 2023, naalala ko po, tinatalakay po yung budget ng Vice President. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Tumayo po ang ating Senior Deputy Majority Leader. Mm-hmm. Ah, opo, Kong Sandro Marcos. Ang panganay na anak ng ating mm-hmm pagulo. Uh-huh. Opo. One of the most amiable members of the House of Representatives. Alam ko yan din. Kapo. Kasi
Hindi pa siya congressman din. Nagsilbi siya sa opisina na noon ay majority leader. Na ngayon ay speaker, Martin Romualdez. Ah, ganun po. Napakagalang na bata niyan din. So matagal na pala sa Congress si Kong Sandro? Doon siya nag-training. Oh, alam okay, mo, okay. Yung kanyang bearing, ano? Oh, yung bearing. Mm-hmm. Makikita mo talaga, very professional, napakabait na bata. Uh-huh. Okay. Hanggang sa maging ganap na congressman din. Mm-hmm. Uh-huh. Bakit ko nababanggit ito, Mr. Chair? Oo. Uh-huh. Noong 2023, at bago pa pag-usapan yung confidential fund ng Vice President, tumayo siya. Uh-huh. Sabi niya, Mr. Chair, sabi niya. Oo. Uh-huh. I am invoking, sabi niya, the long time and the time-honored tradition. Ah, okay. That the office of the in processing the budget of the vice president. Opo. There are no questions being asked, sabi niya. Uh-huh. So wala na itatanong. And because of that, Madam Chair, Mr. Chair, ha? No. Wala na nagtanong. Wala na. In 10 to 15 minutes na approve po ang budget ng vice president. Uh-huh. Ito ang tanong, Mr. Uh-huh. Chair. Kung ito po ay itinaguyod natin sa mahabang panahon. Alam mo, pagka tradition po ito, eh, parang it was set in stone. Yes. Uh-huh. Hindi basta-basta nawawala ito. Eh. Mm-hmm. Pinangangalagaan ito, nirirespeto ang isang well-kept tradition. Uh-huh. So, Mr. Chair, ano po ang dahilan bakit po natin binago ang tradisyon? Uh-huh. Pakisagot mo, Mr. Chair. Uh-huh. So, gusto kong ibalik sa kanila. Meron kaming tradisyon. Eh. Uh-huh. Meron kaming unwritten rule. Kung minsan yung mga unwritten rule na yun. Yun ang nagahari talaga. Yun ang nagahari. At hindi po pwedeng baguhin basta-basta lamang yun. Uh-huh. Ngayon, naghahanap ako ngayon ng kasagutan. Uh-huh. Baka naman gusto nilang balikan yun. Hindi ba? Kailan lang nangyari 2023? Uh-huh. Tapos the son of the president, the senior assistant majority leader, deputy majority leader, ang nagsabi at nag-sponsor ng budget. Invoking uh-huh. the time-honored tradition kept by the House. Uh-huh. In-approve kagad yung budget. Ayun. So ano ba nangyari? Bakit parang naiba ata, no? Mr. Chair, ano ba nangyari? Yan ang gusto ko sanang itanong. Uh-huh. Ano ba ba dahilan? Hindi ba ako dapat sagutin? Ako, peacemaker ako din. Baka naman gusto niyong balikan po yun. Uh-huh. Bigyan niyo po ako ng matibay na dahilan kung bakit kailangan natin baguhin yung tradisyon. Hindi po ba niyo naalala? Yung opisina ng Vice President is the second highest office mm-hmm. as indicated by the Constitution. Ah. So tingnan nyo yung uri ng pagtatanong kung paano tanongin. Kaya paano ako, tanong. Pagkatapos, ito pa, meron pa akong itatanong eh. Puro, ano na ako, puro parliamentary inquiry. Opo. Wala po tayong sinasidan dito kung alin ang tama o kung sino yung mali. Oho. Ang gusto nating sidan po rito ay yung mga pangyayari, yung experience natin bilang mamabata sa mahabang panahon. Pagsamasamahin po natin yon. Ang isusunod kong tanong, nyari, ikaw na ang chairman ngayon dyan. Oo, opo. Mr. Chair. Uh-huh. Kasi palagi nilang tinatanong, yung confidential fund. Uh-huh. Okay. Diba? Doon na uuwi. Doon sila nag-away. Doon sila nagkaroon ng personal. Doon na talaga namang, patot sa dahan magkabi ng panig. Mr. Chair. Yes. May I know for my own satisfaction, uh-huh. what is the nature of a notice of disallowance? Kasi itong mga ito ay naging subject ng notice of disallowance. Ng COA, ng Commission ng COA. Yes po, oo. Kasi kapag yung isang paggamit ng budget, sang-ayon sa patakaran mm-mm. o sa pamantayan ng Commission on Audit, opo. Eh merong nakitang supply mm-mm. sa anumang kaparaanan, ipa-plug nila ngayon yon. Uh-huh. At magkakaroon ka ng notice of disallowance. Ayun, oh. Sa pamagitan ng notice of disallowance, Jen, kung sino man yung dinirekta mm-hmm. ng opisina ng COA, meron ka ngayong obligasyon na sagutin mo yon. Yes po, sasagutin niyo. So ang tanong ko, mm-hmm. Mr. Chair, what is the nature of a notice of disallowance? Ah, oo nga, no? So, ano isasagot sa akin? Kailangan sagutin ako. Ano yung nature? Ang nature niyan, Jen, uh-huh. isa itong notice na ibinigay sa'yo para sa ganon, tingnan mo kung paano nagamit sa aming palagay, may supply ka rito kaya kailangan ipalawan mo. Ka dyan, tama ho. So, kaya merong disallowance. Mm-hmm. Sa ngayon pa lang, sabi namin, dinidisallow namin ito at kinakailangan ipaliwanag mo. Ipaliwanag ko, at kung kinakailangan, mm-hmm. ibalik mo muna ito. Opo. Parang ganyan, ano? Mm-hmm. Pero, ang notice of disallowance is not a final judgment. Ah, tama kayo. Ito ay contestable. Mm-hmm. Ito ay appealable. Hindi natin alam nasaan ba itong notice na to, saan pinagtatalunan, sa director's level. Okay. Kasi kung minsan regional level eh. Opo. Baka sa region o kaya kung ito ay nandun na sa COA proper. National office. Kumbaga yung N-Bank. Okay. O, kasi merong tatlong ano eh. Kung di mo nagkakamali, tatlong commission, dalawang membro at isang chairman. Yes. Oho. So kung nandun na sa ano, kung nandun na sa Commission on Audit proper, mm-hmm. yun na ngayon ang nagpo-process nung isinagot na apila. Ah, yung unbank nang magpo-proseso pala. Ngayon, kung halimbawa, wala na doon, halimbawa, ano man ang aksyon mula sa regional level o sa unbank,
Pupunta sa Korte Suprema din. Ayo. Ah, sa Korte Suprema pa ang titingnan ng ganyan. Ngayon, kung yun ay nandun na sa mga opisina na yun, na sila naman ang tamang dapat nang magbigay ng hatol kung paano talaga ang paggamit at kung talagang ang paggamit may sablay o wala, ito ay didesisyonan. Oho. Ng komisyon. Ng either the commission o kaya kung umabot na sa Korte Suprema. Oho. Ngayon, bakit mo pa ako tinatanong? Eh, nandun na yun eh. Mm-hmm. Ah, kaya palang sagot ng pangalawang pangulo, ito ay bahagi ng sasagot namin. Kaya ayun yung palang sagutin, baka dumaprem, sapagat bahagi pala yung sasagot nila sa katastasang hukuman. Kaya ngayon tinatanong ko, what is the nature of a notice of disallowance? Uh-huh. It being contestable, it being appealable, naka-appeal pa yan eh. Pinagtatalunan pa yan. Sinisiyasat pa yan sa mataas na uri ng pagsisiyasat, kaya nga umabot na sa mga nakakataas na opisina ng mga nakakaalam sa mga bagay na ito. So yun palang estado, no? Bakit ngayon pinipilit pa nating paanakin at dito pa nagko-concentrate ang mga tanong? Uh-huh. Di ba? Anong maihihita natin ngayon? Eh, sinagot na nga yan eh. Uh-huh. Sa mga kapid, meron ng opisina na talagang tumitingin dyan. Uh-huh. Tayo ba titingnan pa rin natin? Uh-huh. Yan ang pinanggalingan lahat. Kaya tayo bilang peacemaker dyan, dapat balikan natin sa ganun. Ayun. Eh, bukang wala kasi nagpalutang ng ganyang puntos kong, eh mukhang doon sa pagdinig, eh, ayun ko, may kanyang sariling interest eh, doon sa mga paraan ng mga pagtatanong po na lumabas doon sa kamara noong isang araw. Eh kung makikita mo yung concentration ng pagtatanong, nandun nga sa confidential fund. Eh. Yun, wala nang ang confidential fund din eh. Mood academic na ito, at sa pinag-uusapan na 2025, wala nang confidential or intelligence fund. Uh-huh. Kung ipipilitin mo na ibalik doon sa punto na yon, ibang usapan na yon. Uh-huh. Di ba? O eh bakit yun lang ang tinitinatanong? Hindi ba yung DILG, yung mga gobernador, yung mga mayor, may confidential fund din yan dyan eh. Oho. Ha? Mm-hmm. So dapat consistent, kung gusto nyong tanungin lahat dyan, eh hindi siguro sa opisina ng Vice President. Para sa akin lang, kung mapagbalingan ng mga kasama natin, itong ina-analyze natin, sana balikan natin yung pangyayari. Di ba? Para sa ganun, makita natin, kung alin ang mas tamang paraan, ano ang tamang approach talaga? Uh-huh. Ito pong opisina ng Vice President, nagkataon, sangayon sa ating saligang batas, na pinakamataas na batas ng ating bansa, siya po ang nag-o-occupy ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Uh-huh. Mayroon kasi nasabi kanina, shouldn't she be accorded proper courtesy? Yun ang gusto nating i-analyse, nasabihin sa lahat ng mga kinaukulan. Eh, pag-isipan po natin mabuti. Parang ayaw ko lang, ipakitama niyo ako kung, di ba usually, dalawang tanggapan lagi yan na nagkakaroon ng courtesy approval. Ang tanggapan ng Pangulo at saka tanggapan ng pangalawang Pangulo, di po ba? Tama ka dyan. Ayun, oho. Tama ka. Oho. Eh, dapat. Meron nga ano yan eh. Alam mo, sa Akwan, pag nasa presidensya, parang nasa plenary debates na. Oho. Office of the President, saka Vice President, meron na mag-move. Hindi na nga. Mr. Speaker, I move to approve the budget of the Office of the President. Palakpakan. Yun na, tama. Kasi, kung titingnan mo kasi, ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo ng na opisyal ng bansa. Uh-huh. Yung karapat-dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandun eh. Uh-huh. Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun eh. Vice President. Uh-huh. Pagtatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Uh-huh. Nandun na nga sa pangangalaga ng COA yan, kung nasaan man yan, pinagtatalunan na, inaanalisa na, ngayon dito pa rin tayo. Uh-huh. Ang pagsulong ng bansa, ang isipin mo, uh-huh, doon tayo. Yun ang peacemaker, Jen. Ayun, oo. Eh, dapat pala may tumayo doon, kung sabihin, in line with the long-standing tradition tumayo of giving karun the office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget hearing. Hindi na, I move to approve the budget of the office of the Vice President. Approve. Sana may ganun. Dapat may ganun. So, we're calling on the more cooler heads. Uh-huh. Yan, yeah, no, mga colleagues natin sa House of Representatives. Uh-huh. Yung kaukulang paggalang at kortesiya sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Oho. Hindi po natin inilek yan ng ganun-ganun lang. Nila pinaglagakan po ng napakataas na pagtitiwala ng maraming butante ng ating bansa. Yun po yung tingnan po natin. Tama. Tingnan po natin yun. Balikan natin yun. Hindi po natin pwedeng i-isolate yun. Mm-hmm. At huwag na po tayong magpersonalan. Nung tumindig si Kong Ungab, Kong, akala ko yun ang magiging linya na kasi naglatag siya ako kanya, isa sa pinakamatagal na dito sa Kongreso. Matagal-tagal na lang. Introduction na ito. Ang siguro ay na-expect ko sa sasabihin niya, tapos ang practice talaga natin dito, bigyan natin ng courtesy approval. Eh mukhang nag-iba ang linya. Hindi, sayang na. hindi pa yun ang sinabi. Kaya nga tayo sinasabi na natin. Sa ating palatuntunan ito. Yun ang gusto kong balikan namin. Kung natingnan mo, tingalain mo ang opisina ng Vice President. Naglagak ng pagtitiwala ang napakaraming butante diyan. Uh-huh. Hindi basta-basta opisina 'yan, uh-huh, 'di ba? Sa yung Vice President,
at saka yung opisina, tinitingnan mo rito. Di ba? Maaaring may pagkukulang yung taong nag-o-occupy dito. Mm-hmm. Ngunit yung opisina niya, hindi mapasusubalian din. Opo. Pangalawa sa pinakamataas na opisina sa ating bansa. Pero bagay sa Senado ko, kung di ako nagkakamali, nagkaroon lang ng konti doon sa punto ng libro. Pero lahat naman nag-move, nagbigay na yung courtesy approval doon sa pondo ng pangalawang pangulo. Eh kasi may nag-ek pa sa libro din. Ayun na nga. Hindi ba sinabi natin, napalitaw tuloy kung sino yung Kuwagos, kung sino yung Loro, hindi ba? Nandito ka ba nun? Wala. Hindi, ang pondo naman ng iba kasi kong kahapon, hindi ka lang, pondo naman ng taong bayan yan eh. Hindi ba pwedeng, siyempre, kaya paano yung mabusisi din natin, malaman din pa natin. Binubusisi na nga ng Commission on Audit kung nasaan man yan. Yung issue na dyan na silang pinakamabuting mambubusisi niyan sapagkat yan ang mandato nila, yun ang trabaho nila, yun ang calling nila. Tayo po ay nagpupulong ngayon para lamang po tingnan natin yung budget ng Vice President for 2025. Mm-hmm. Kaya kung babalikan po natin yung nangyari, hindi ko na po alam kung paano po natin titingnan with impartiality, with full objectivity, yung pananagutan nasa harap natin ngayon. 2025 budget ng Vice President. So ngayon, lumitaw dahil nga sa iba na yung kulay ng pagtatanungan. So, parang nangyari. Ang sa nakita ko lang, parang Cuomo nag-iisa na yung Vice President. Yung sagot niya na, iba na rin eh. Tingnan mo, napunta tayo sa ganyan. Kaya tayo lahat na lulungkot dito sa pangyayaring ito. Lalo na ako, lungkot na lungkot ako dahil ayoko po na nagkaroon ng pagitan sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo. Ako po ang kauna-unang nalulungkot dyan sapagkat mas magkakaroon po tayo ng ganansya, mas magkakaroon tayo ng pagtatagumpay pag ang dalawang opisinang ito po ay nag-tandem para sa interes ng ating bansa. At yun naman talaga kung inaasahan ng tao, kaya nga sila ibinoto dahil sa unity nung time na yun. Di ba? At alam mo, Jen, kasama ko sa unity na yan, Jen. Kaya hanggang ngayon, nilalaban ko yung unity na yan. Ayoko yung may awayan. Mulat-mula pa, ganun ang aking sinasabi. Ay, nako. Paano kaya? Sabi ng ating mga kabayan, isang puti na kami dyan. Gusto na namin mag-komento. Ano ba magiging box populi natin sa araw na ito? Ay, nako. Ay, tatanong mo. Ano ba ikaw, Nelson? Ano ba sa tingin mo dapat maging mapagsalusaluhan ng ating mga kabayan? Itanong namin kung dapat na nga bigyan ng parliamentary courtesy ang Vice President, ang Office of the Vice President sa budget hearing. Di ba? Kasi diba? Tradition naman pala talaga. Parang matapos na. Naitanong natin at nakahapon yan, di ba? Hindi na ating... Hindi. Ba? Na bigyan na ng... Mas dapat bang umiral yung matagalang tradisyon ng House of Representatives kung ang pag-uusapan ay pag-aanalisa at pag-approve ng budget ng Vice President? Di ba? Dapat bang manaig? Yung tradisyon na matagal nang inoobserba, matagal nang iginagalang sa mahabang panahon. Hindi ko konting panahon ito kapag ka-tradisyon kasi dyan, mahabaan eh. Time-honored tradisyon ito eh. Di ba? Patagal na po talaga practice. Inglesin mo nga para mas maganda. Dyan? Yes. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go!